Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. So panibagong vlog na naman tayo at yung content natin for today is eto. Ayan. Alright, so thread fixer siya o thread repair kit. Sino ba yung mga ano dyan? Lost thread na o wala nang pagkakabitan ng thread ng tornilyo dun sa may crankcase o kahit saan man. So, eto, yung thread repair kit. Nabili ko siya sa Shopee ng almost 300 ata to. Tapos, ang common size ng mga thread ng Mios 40 natin ay M6.1 basta 6mm. Yan. Alright mga boss, so samahan nyo ako paglalagyan natin ng thread si Mio Red, yung mga na-lost thread. So syempre, hindi may iwasan yan since na nagagawa tayo ng motor. May mga panahon na nagsisikip tayo ng tornilyo tapos hindi maiwasan pa-lost thread. Matanggal yung thread at kumbaga mabungi. Yan, wala na pagkakapitan yung tornilyo. Yung iba ang ginagawa, mag-o-oversize tuloy sila. So hindi na proper yung tornilyo. Siyempre tayo, gusto nating ibalik yung original part ni Mio Red. Pakita ko muna yung mga laman. So dito, kaya bukas na to. Kasi tinesting muna natin, siyempre. Ayaw naman natin na mapahiya sa vlog kapag bibigay tayo ng example tapos ang kulit ng expo. Mag-focus ka dito lang. Yan. Alright. Ayan. Bibigay tayo ng example tapos hindi pala tama. So ito yung thread niya. 6mm yan. Yung loob ah. May kasamang thread, siguro mga ano to, 20 pieces. Sunod, meron siyang kasamang, eto, yung pangikot niya ng thread para pumasok. Meron tayo yung pantulak niya. Siyempre yung thread niya, kung mapapansin niyo mga bose, no, meron siyang kuwit doon. Ay, ano nang focus, oh. Ayan, may kuwit siya. Oop. Makikita niyo ba yan? Yung kuwit na yan, ayan, no. Ito, yan o, yan. Ito yung pantanggal niya. Pantulak lang. Sunod naman natin yung panggawa ng thread para makapasok yung ito natin. So, ito siya yung threader. Threader tool. Ewan ko kung tama yung term ko, pero ayan siya. Wala nga lang akong pang-ikot dito kung yung anong kasya. Kaya ginagawa ko, place na lang. Sunod naman natin mga boss, kasama sa package pag binili mo. Yung syempre yung drill bit. Drill bit. Ayan, sakto sa size. Package siya. So simulan na natin mga boss. Ibalik na natin yung thread na mga na-lost thread. Alright mga boss, so as usual, hindi ko na ipapakita yung disassembly kasi marami na tayong video niyan at mag-repair na lang kayo kung hindi niyo alam kung paano tanggalin. Meron tayong video ng disassemble ng buong kaha. Ayan, alright. Yung 3, 2, 1. Pak! Ay, pak. Basta, tanggalin natin. Alright mga boss, so kaya bumili rin ako ng thread fixer kasi ayan, nakikita niyo ba yung issue? Nagtatagas yung langis natin dito. Tapos, ang dahilan niyan, kaya ganyan, kasi dati, nung mga bago-bago ako na nagmumotor, dating-dati pa way back 2013 ata, ayan, pinapagawa ko lang yung motor ko tapos dati kinargan to. Hindi sinabi sa akin ng dating mekaniko na nasiraan yung thread nitong eno, dalawa yan eh. Thread ng black ay yung bolt ng black. Tapos naiwan yung kaputol doon sa may dulo. Kaputol niya yung isang ganto. Kasi dalawa nga naman, 'di ba? Tapos kaya nagtatagas yung ilalim. Kaya hindi ako makapag-showcase ng engine natin kasi lagi siyang may oil. Ayun oh. Mga oil. Kaya nahihirapan tayo. So nakahanap na ako ng paraan para maayos din. Ayan, lalagyan natin siya ng bagong thread. Tatanggalin muna natin yung kaputol sa loob ng thread nung sa may shell, engine shell, bago mag-block. Tapos lalagyan na natin ng bagong thread. So mamaya na to mga boss. Meron din akong issue, di ba? Yung sa mga sumusubaybay sa akin dyan. Eto. Yung thread naman ng head papunta ng manifold. So, kapag stock bolts ang nilagay natin, mga boss, wala ng thread. Pero yung
ginawa kong paraan dati dito. Hinabaan ko yung bolt natin, kaya umabot siya dun sa may pinakadulong thread pa na okay pa. So, isa na rin to. Lalagyan natin ng panibagong thread yan. Pero yung sa black, siguro next content na yun kasi medyo mahirap eh. Babaklasin talaga yung buong makina. Ayan o. Alright. Marami din akong lost thread dito sa may footboard. Ayan. Ito, walang due to. Natanggal. For example mga boss, ayan. Diretso na lang siya. Diba? Oh. Wala na siyang thread. Wala nga. Lalagyan din natin ng thread dyan. Puro dito rin. Itong yung lagay natin ng book. Sobrang tanda na kasi ng motor natin eh. Kaya ibabalik natin yung mga thread. Ayun, maluwag na. Hindi na siya mahigpitan. Pero magpo-focus muna ako dito sa... dito sa panggilid natin mga boss. Yan. Tatanggalin ko to. May tinira ako dito kasi sa Facebook page ko, yun, dun ako nag-update ng mga short videos natin mga boss eh. Naglagay na ako sa taas. Yan. Kompleto na yung sa taas. Panay may thread na yun. Yung ilalim na lang hindi para... mapakita ko sa inyo kung paano gagawin natin pag naglagay tayo ng thread. So tama na ng daldal, gawin na natin. So yan mga boss, nakita nyo, ayan, ito, may thread na tinawa natin. Alright, ito rin, ito, ayan, ito, okay pa yung thread na ito. Pinaglalagyan na natin, tapos yung mga okay pa, yung original thread na okay pa. Minintay na lang natin, pero papakita ko pa rin sa inyo kung paano. Impact wrench para sa mga di-impact na bolt. Shout out! Graulo tong thread na to, ayan o, oh, itong form na to, hindi ka, akala ko nabiyak ko. Pala, original niya palang itsura yan. Natin maigi. Reset. Ayan o, oh, akala ko biyak. Yun pala talaga. So yun yung status ng block natin mga boss. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, dito may naiwan na bolt. Ayan, yung kaputol. Tapos, hindi siya masyadong mahigpit kaya nagtatagas. Ayan o. Look at this. Look at that. Puro langis. All of that. So, magsimula muna tayo. Kumpletuhin ko lang yung ibang eto, nalagyan ko na. Ayan o, meron na. Meron na. Kung mapapansin nyo, eto, lalagyan ko ng yung mga previous clip ko na meron pa siyang naiwan na kaputol na tornilyo. Ayan. Pakita natin sa video. So magsimula na tayo mga boss. Unang-una sa lahat, yung mga madadaling tingnan katulad nitong belt. So pangitang-pangita na ngayon, ganyan na siya mga boss. So, checkings mga boss. Magsimula na tayo. So, balak ko muna tanggalin yung buong CVT parts natin para hindi sagabal sa pagre-retread natin mga boss. So, all set na tayo mga boss. Ayan, natanggalan natin tapos maayos na. So, papakita ko lang yung mga kailangan bukod dun sa repair kit tool natin. So ayan mga boss, ito yung mga kailangan natin. Repair kit tool. Ayan, isang package na yung pag binili nyo. Barena, kailangan din. So, doesn't matter naman kung may reverse o hindi. Basta, yung pabutas yung ano niya, rotation niya. Tapos, dahil wala akong saktong wrench para dito, gagamit na lang ako ng vice grip or flies. So, kung meron naman, gagamit naman ako, diba? Bakit hindi? So, yun na mga boss. Simulan na natin.
So disclaimer lang, hindi ako yung, wala akong pananagutan pala kung hindi diretso yung pagkakaport nyo sa mga butas ng thread ng crankcase natin. Yan. Ingatan nyo na lang mga boss para wala kayong problema. Tapos sukatin nyo mga boss kung gano'n nakahaba yung napupuntahan nyo. Baka mabutas nyo hanggang dulo. Alright. So umabot na siya hanggang dulo. Ayan. Ganyan yung haba niya. Sunod mga boss, pag natanggal yan na yung original thread. Nawala ng thread. Next naman natin yung threader. Lalagyan na natin ang bagong thread. So dahil wala akong pang-ikot nito, vice grip na lang. Ingat-ingat na lang. So lagi nyo i-check mga boss, huwag kayong excited. Baka mamaya ikot kayo na ikot, nasa dulo na pala. Tapos mabasag nyo yung shell nyo. Yan. Lagi nyo i-monitor kung hanggang dulo na. So yung sa akin nasa dulo na mga boss, pwede na tanggalin. Alright. Handaan lang sa pagtanggal. Medyo maganit siya eh. Hirap tanggalin. Okay. Sunod, huwag muna kayo excited pa rin. Siyempre, tanggalin yung mga ribaba na yung mga pinagtanggalan ng thread. Wala ko ng panungkit. Ayan, para matanggal. Checkings tayo mga boss. Natin kung may thread. Ayun o, kita nyo ba? May thread na siya. Alright. Lagyan na natin yung repair kit. Lagi tapos, yeah. Ibasok lang, makikita nyo meron siyang guide dito. Ayun o. Yeah. Tapos, pasok nyo lang dito sa rotate nya. Yan. Same rotation. Alright. Focus natin, baka lumabo. Sayang. Sabay, iikot na lang. O, diba? May thread na. Tingnan nyo, pag binalik ko, ayaw na. Ayaw na mag-counterclockwise. Kaya, make sure na pulido yung gawa nyo. Kasi ito, pantanggal lang nung guide na nakaganon sa thread. Para pwedeng dumulo yung tornilyo. Ganun lang kasimple mga boss. Ayan. Tignan natin kung totoo nga. O, diba? May thread na. So, malalaman mo naman kung pasira na thread kapag naalog na yung tornilyo mo. May clearance na. Pero ito, wala o. Ayan o. Wala ang kaalog-alog. Next naman tayo mga boss. So, ganun lang ang procedure mga boss ha. Fast forward na lang natin. Bali yung mga katulad nito mga boss, yung okay naman yung thread, hindi na natin lalagyan kasi okay naman, obviously.
Yan. So lipat na tayo sa footboard. All right. Buti ka nyo mga boss, madali tanggalin. Yeah. Ganyan pala siya. Kapag nagkamali ka. So, ayan. Example na rin kapag hindi mo na ilagay ng ayos, pwede mo tanggalin. Sumobra naman. Yung zero. Alright na mga boss. Okay na. Na 2-0 tayo dun ah. Ayun oh. Ito isa. Isa tinapon ko na, 'di ba? Pero madali lang tanggalin kapag nagkamali ka kasi para siyang spring. Ayun oh. Dito na tayo sa pinaka main problem natin. Etong, hoy. Etong bolt dito. Ito ata yun ay na-lost thread ko eh. So, ayun oh, mamasama sana rin siya sa ilalim. So, sana maging successful. Baklasin na natin yung carb. Alright, tagas-tagas. Inis, di ba? Ayaw mag-focus. So, testing ko muna tong bolt na to kung pasok doon sa thread niya. Hindi ko kasi alam kung pang pine thread yon o yung normal thread eh. Testing muna natin. Alright mga boss, pasok. So, bago tayo mag-proceed, chinek ko muna kung compatible silang dalawa. Ayan o, pasok naman. Tapos walang galaw. Sige, tuloy ang operasyon. Bali ito, lalagyan natin ng thread. Tapos ito okay naman eh, no? May thread po. Ito lang ang wala. Lalagyan ko lang tape muna to para walang pumasok na ribaba. So, siguro all set na tayo. Ayan. May takip na rin. Hindi na papasokin. Uy! May nut. Magaling. Proceed na tayo. Check ko muna kung tatama pa rin dito yung barena. Kapag tumama, edi
Gawin nating transformer, paghiwalay natin yung chassis at engine. Alright mo boss, kaya naman. So ang problema ko lang pala dito mga boss, bago natin simulan, yung mga ribaba na pupunta sa loob. Sana okay lang sila. Walang rebaba na pumunta sa loob. Siguro onti lang. Ayan mga boss. Ganyan natin ang flash. O diba wala. Walang pumasok. Ayun o, onti lang. Lagyan na natin ang thread. Lumubog lang siya ng konti. Pwede na yan mga boss. Alright, balik na tayo mga boss. Ayan. So, nalagyan ko na yung original bolt niya. Tapos, pa isa. O, diba? Swak na swak.
Ayan mga boss, sana natuwa kayo sa bago nyong napanood na tutorial natin at nagkaroon tayo ng alternatibong solusyon para dito, hindi ka na magbabaklas ng head, hindi ka na magbabayad ng mekaniko, hindi ka na magle-labor, hindi ka na mamumblema. Pwedeng-pwede mong gawin kung, ayan, kung may lakas ka ng loob. Basta yung mga tinuro ko lang gawin mong guide para magawa mo yung gantong problema mo kung may lost thread ka man, kung saang part man ng motor mo. Ayan. So yun sa akin, iwas labor na naman ako. Tapos, first time ko lang din to na gawin. At successful naman. Pakatibay. Pakatibay. So yan, alright. Isa na lang problema ko, yung sa block. So, magtatanggal tayo ng makina doon para, kaya hindi ko muna ginawa kasi wala tayong gasket at wala tayong ibang mga kailangan. Diretso refresh na sana natin yung makina. Pero next content na natin yun mga boss. Tapos, hindi pa tayo tapos. So yan mga boss, isa na lang talaga yung problema ko. Yung dito sa block, yan yung napaliwanag ko na kanina. Lagi siya nagtatagas hanggang dito sa, ayan. Dito sa chassis natin. Grabe yung tagas oh. Hanggang ilalim. Naghahalo yung langis tsaka alikabok o yung dumi. Lupa, mga ganyan. Kaya ganito na yung itsura ng chassis ko. Hanggang ilalim. Kaya siguro, yung dumi na koko. Ang hirap magbaklas ng motor kapag ganito lagi yung kamay mo. Tapos, ang hirap pahugasan. So, ang hirap tanggalin ito. Kaya, sana, next vlog natin, ito naman, makontent na natin, makompleto ko yung mga kailangan para hindi na ganito yung kamay ko. Pero, meron tayong isang magandang balita. Meron tayong isang produkto o yung product na i-review na daw matanggal tong mga grasa-grasa. Kasi, di ba, pangat ka naman, masakit sa kamay kapag gas. Kapag gas, o bareta, o kaya sabon. Lalo ng sabon, napakatagal tanggalin ito. Kaya, sige lang. Sige lang. Uy. Ayoko na ganito. Ang dumi. Alright. Testing natin. So, pakita ko na sa inyo yung product na pinareview sa atin. So, yan mga boss. Testing natin itong sinasabi ko kanina. Itong Grease to Zero. Alright. So, salamat Boss Jeff. Ayan, pinatesting sa atin yung produkto nila. Para to sa mga mekaniko o sa mga nagbabaklas ng motor na hirap na hirap tanggalin yung ganito, dumi sa kamay. Alright. Pinatesting na natin mga boss. Ano sabi niyan? Kung paano gamitin ay huwag mo muna daw basahin yung kamay mo. Tapos, lagyan mo lang agad to. Oh, shit! Parang iba to ah. Alright. Yung sa kuko, yung gusto ko makita. Ow. Ow. Oh, shit. Oh. Alright. Ayun oh. So, ang galing niya mga boss kasi para siyang scrub. Yung may mga sand na feeling kapag nilagay mo sa kamay mo. Alright. Tiyan natin, tignan natin kung matatanggal. Sige, dagdagan pa natin. Shoutout to Grease to Zero. Maraming thank you. Kitang-kita na agad ang resulta. Saka natin banlawan mga boss kapag okay na. Tiyan natin. Pero isa ko, syempre, normal yan. Kailangan mong good correct. So, kailangan ko ng brush dito para matanggal din.
So, yun mga boss, hindi siya masyado sa kuko, pero grabe naman yun sa kamay, tanggal agad. Alam naman natin ang paggrasa, sobrang hirap tanggalin sa kamay. Pero siya, pataka mo lang ang kamay mo, tapos yan, scrub ka lang, wala na agad. Linis ng kamay mo. So, ayan, lalagay ko yung link nitong produkto na to, itong product na to, no, Grease to Zero, tapos PM nyo lang sila Boss Jeff, yan, Boss Jeff Diaz, lalagay ko sa description, tapos lalagay ko rin sa Facebook page ko. Alright, napaka-solid. Alright mga boss, so yun, no, tapos na tayo at na-assemble na natin. So maraming salamat sa panonood mga boss. Ayan, ito, may thread na, hindi na ako maglalagay ng nut sa ilalim. Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo mga boss. Tapos, ito yung napansin ko kay Mio Red nung nahigpitan natin ang husto yung manifold niya. Nag-stable yung minor niya eh. Kasi, ayan o. Wa-click na lang. Diba? Tuloy-tuloy yung minor niya. Hindi katulad dati, taas-baba ng bahagya. Minimal lang yun. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. So ayun mga boss, maraming salamat at special thanks sa nag-sponsor sa atin sa video na to. Ayan, Grease to Zero kay Boss Jeff. Alright!